YouTuber sana po. Ha? Yes. Oo, oh, gagaya ko sa'yo. Okay. Wait lang, inaayos lang ang hair. Ano ba nilagay ni ano ni Brianna sa bulsa niya? Sino binigyan si ako po? Yung parang brooch po kasi yun ni Lady Prima. Nilagay sa bulsa. Tapos ano po yun, bigay po sa kanya nung asawa niya para first anniversary. So but, sobrang bakit special nakuha ni Brianna? Eh pinatago niya dun sa kay ano? Okay. Kay Elo ba yun? Nasa kwarto lang po kasi nakalagay. Tapos narinig niya po akong nasan kasi si Lady Prima. Ayan, padasal. Tapos ano po, si Lady Prima po kasi, kinukwento niya. Naku. So yun, nakita ni Brianna na sa kwarto po. Tapos so, yun, siyempre masama. Kaya kape, may kape ka ba? Ako kape rin. Kung saan naman kami. Okay, o ano, fighting? Fighting. Okay, so kumusta naman mga girl and boy? Boy? Experience, boy lang. Okay. Ilan taong ka na? Ako po, 17. Ano? 17 na ako. 17 ka na? Pwede na. Ano po pwede? Ano po pwede? Pwede na ngayon. Bold. Ay! So, kumusta, ano, kumusta kayo after ilang months na rin na hearing ito? Masaya po. Actually, surprised po ako kasi nung una po kasi, like yung kalaban, alam po namin, mahirap po silang kalaban. Kalabanin. Pero so far po yung utilities po namin, yung mga nanonood po sa amin, views po namin, lumalaban din. Yeah. And kaka-start na po namin, 1 month pa lang po kami. So, ibig niyo bang sabihin, ano, pwedeng kabangan ang katapan na lalagay pa yun? Pwede. Pero seriously na ano kayo, parang mas na-inspired pa kayo nung nakita niyo na somehow yung rating niyo pala Sumidikit naman. Kasi syempre, padami po nang padami yung nanonood po sa amin, so... Actually, nakaka-pressure din po kasi alam po namin na kailangan po na paganda lang paganda yung nangyayari, yung mga eksena, so, ayun po. Inspired pero pressure. Okay. Oh, briefly lang, ikaw muna, anong mangyayari, paano maaabangan sa iyo sa character mo? Bilang si? Siguro po abangan niyo po. Si Anna po kasi lumalaban siya. Siguro abangan niyo. Lalaban niya dito. Mahimbing na po talaga si Donald. Ano? Di ba si Lenda ka? Malambing. Si Lenda pa rin pa ako. Then, siya yung palaban. Ako po akong makaharap po ulit si Brianna. Brianna, si Elijah. Kung makaharap po pa po siya ulit, kung makakalaban po siya. So, gusto mo yung character mo na kayo yung tatlo, ikaw yung kalaban talaga. Oo, yan ang ano. Gusto mo yung ama. Opo, mas gusto ko siya. Kasi, first time ko rin. Nakaka-relate ka. Ano po, actually, mahirap po mag-adjust. Kasi, in real life, yung nagiging lamin ko. Parang hindi naman totoo yan. Ay! Medyo hindi po totoo. Oh! May halo kasi yung mali. Ayun. So, challenge sa iyo yung role mo, Ms. Ella. Yan, abangin niyo po kay Donna Marie kung paano po siya, hindi naman po magigante, pero ganun na nga po, kay Brianna. At paano po niya malilinis ang pangalan nila magkakapatid. Ano pong gagawin niya? Paano niya papatingin yung pamilya niya? And ano ba po yung gagawin niya para, ayun, kompleto pa rin po sila, hindi sila magkaiwan. Meron ka ba? Kayong tapos, parang napansin ko rin, parang mas naging close na kayo ngayon at iba. Would you say, compared to Preston? Although, nagpakilala kayo ng close na, pero ngayon, parang mas pa. Mas nakikilala po namin sa isa't isa. So, ano na naging pagkakakilala nyo? Sabihin nyo nga yung mga good and bad na napagkakakilala nyo. Wala na po ako dyan. Sige. Lumabas po yung pagiging Joker niya. Joker? Joker? Hindi yung pala pero. Good and bad ba yun? Good naman siya. Tapos yung mga kasi dati ba, mas ano? Hindi siya sa mga kasi. Ganun lang siya. Intimidate ba sa kanya sa kanyang buhay? Ito. Do
Jillian Warren. Jillian Warren. Oh, okay. May ganon. Medyo na-intimidatory kayo kay Jillian. Actually, sa totoo lang po kahit po ako, napapasay ko po sa sarili ko. Pag hindi ko po kilala yung tao masyado, parang medyo nakakatakot po yung itsura ko. Kasi, tahimik lang po. So, feel mo yun na parang baka nakaka-intimidate mo yung sila. Kaya, ayun, medyo mas naging maingay. Nilalabas ko po yung pagiging maingay ko. Eh, pero totoo nga, na-intimidate pa kayo kanya. Ako, hindi naman. Ano lang, kailangan mo naman kayo. Parang, ay, Jillian White po siya. Ano po yun? Yung ganong feeling. Starstruck, parang ganun. Starstruck? O, ikaw, ano naman naging pagkakakilan lang? Kay Donnelly. Oo. Anong tingin yun? Anong ka? Anong ka? Eto, nagiging ano siya sa akin. Kay, sindikato si Chan. Pero naano rin po ako sa kulungan ng Baboy. Oo nga, kinulong ka ni ano, Manny Marites. Actually po kasi yung character po ni Donna Marie, kahit similar po kami, parang ang dami pong twist kay Donna Marie. Kumbaga yung personality niya po, ibang-iba rin po sa akin. Hindi ko po, yung mga first tapings din po namin, parang hindi ko po matimpla, ano ba yung inilis ni Donna Marie. Paano ba dapat talaga siya magsalita. So, nung una po, medyo mahirap po sa akin na hanapin po yung character ko. Sino talaga si Donovan? Eh, ngayon, ano ba? Gamay mo na. Ako na po si Donovan. Si Mai. Invite mo na. Okay. Kayo, dalawa. Ako din po, same pa din. Sobrang mahirap po talaga ako. Lalo na po sa boses. As napapagalitan ako yung direct Gina. Kasi yung sobrang manipis. Manipis po kasi yung boses. Pero habang tumatagal yun, work ko lang po siya, malalim na yung boses. Okay naman po siya, so medyo natitimpla ko na rin po siya ngayon. Kasi siguro po sa mga batin, kasi hindi ko ganito bubble. Si Donna rin po kasi bubble na bubble. So medyo nahihirapan ko. Kailabas yung tunay ko na active na gano'n. Eh, kasi gano'n yung ma-action. Hindi ka gano'n kasi yung real life. Nakagalitan na nga kayo. Paano kayo pinakagalitan ng direct?
Napaiyak na ba kayo doon? Yeah. Ay, hindi pa napaiyak. Actually, natawa si Will. Para si Will na napaiyak. Pinagsasabihin niya po kami kapag sa table, kumbaga, ipo-point out niya po yung mali po namin or yung magaganda o yung mga magagandang ito sa amin. And hindi naman po siya harsh na salita. Like sa table po, manumanay lang. Although, ako po, syempre, medyo takot pa rin po kay Regina dahil nga since start po ng show, ayoko po talagang mag-disappoint. And yun po talaga yung goal ko rin po dito sa Prima Donnas na hindi ko po ma-disappoint si Lito Regina or si Kitaan na ako po sa namin or yung viewers. King of Law, ikaw ang parang may kalabi na dito, ang kalabi na rin. Si Will ba yan? At siya po si Cedric, you know? Cedric po. Ay, hindi na triangle po siya. Si Will kay ano eh. Sana po. Ikaw gusto niya, di ba? Ano love him niya? Wala po. Nagpapahin ko. Cedric kasi school eh. So, hindi na kayo bumalik sa actually, school. Actually, abangan niyo po. Ano ba? Si Will, may gusto pa kami ito kay Julian. Hindi, kay ano siya? Kaya sa'yo? Di ba kay Ella, kay Kelly? Len. Kayo ka. Kayo ka talaga may connect. Hindi ko po alam eh. Ano nangyari na lang? Ang gulo po eh. Kaya po, abangan niyo po talaga. Close siya kay Maggie. Oh, okay. Parang mas concern siya sa story. Try it po kasi basically with us. Pero kayo na po, triangle. Hindi ba feeling po kayo? Triangle ka pala, pinag-aagawa ka ng dalawang dalawa. Ako po. Naiyano mo naman doon. Magkaagaw. Nililinya po nila ako sa magiging medium man. Wow! Yes! Isang muna karangalan na. Wow! Sadi namin dami po ng ibang mga lalaki. Ikaw yung nabili. Ako po yung pinagkakatiwalaan nila. Parang ilan tatlo? Ikaw ano, Julian? Ano ang feeling mo kasi parang ngayon lang ito? Fourth time na meron ka ng love with her. Hindi, sa ano, sa special tatay. Kasi ano po yung puro mga, yung parang love interest po nun, parang puro joke lang po. Dito po, parang medyo mas malisyos. Actually, medyo na ilang din po, like yung present day. Pag off-take po, hindi ko siya natitingnan gano'n. Bakit? Wow! Hindi ko po lang. May ilang na? Love team mo lang po. May group, tama. Pero, kasi syempre, iba rin po yung experience po sa akin na medyo mas seryoso po yung love team. Ano ba yung sagot ko? Hindi ko na rin alam eh. Hindi ko na rin alam sa school ko to. May crush ka ba? Hindi ka sanay na may ka-love team. Opo, ganyan na. So, parang, paano? Dapat ikaw na. May ilang ka pa, gano'n? Parang hinahanap ko ba po kung paano po talaga magpakilig. Ganyan. Eh, kumusta naman siyang kalabi? Hindi kasi, hindi po kami yung talagang official love team. Kasi characters din po namin, wala din po na na-establish na talagang... Pero parang kayo yung papunta doon eh, dito sa Castro, di ba? Ewan ko po. Oh, sige, kumusta yung response ng fans kayo? Marami pong good comments. So, pero... wait lang, may hilo po. Hindi kasi yung characters po namin, kumbaga si Cedric, may gusto po siya kay Miley. Pero si Miley, parang naiinis siya lagi. Parang lagi po siyang galit kay Cedric. So, may mga twist yun. Parang hindi ko po sure kung talaga may gusto siya kay Cedric na magde-develop or naiinis siya talaga kay Cedric or gano'n. So, hindi pa po siya yung full-blown love team pa na. Wala ka ano crush mo po siya? Sino siya type? Okay.
Papili daw. Hindi po kasi ako agad-agad nagkaka... Titiwala. Sabi? Ikaw ay Coco Martin. Coco Martin pa rin ha. Ikaw mo will, ano lang, sa, paano ka nag-start? Ano po? Nag-start po ako sa nag-inukay workshop. Workshop po. Tapos nag-audition po ko dun sa isang show. Kasi Direk Gina yung director. Ano yung Villa Quintana. Mento ko yung kardal na. Kaya nga po. Tapos 2013. Ilang taong ka nun? Mga 11, 12. Tapos ilang taong ka na ngayon? 17. Yung pinakaunang show po kay Direk. Villa Quintana. Oh. Yung pa yung huling show mo? Na one day, sana tumanda rin po ako, nakatulad din na tumanda sa showbiz.
Itong dalawa na naka-eksena nyo na si Aiko. Yes po. Ako po nung first eksena ko po kay Miss Aiko. Kasi hindi ako nakatingin sa kanya. Hindi ito Wendy lang po ako nakatingin. Like, nakakatakot po kasi alam niyo po yun. Kay dito Wendy lang po talaga ako nakatingin. Ganyan lang po. Yung eksena namin sa bibigyan kami ng pagkain. Ano yun? Ewan ko. May chills. Diba? May chills. Natulala na. Oo, natulala. Natulala. Ganun sa ganun din si Sophia. Ang starstruck din. Pero po nung una, nailang din po talaga ako niya sa Aiko. Kahit alam po kung sobrang bait. Parang ano po, nahihiya po. Ikaw, Bill, kumunta ay po yan po with the direct Gina and Aiko. Hindi ko ba po kasi nakakaib sa inyo si Ian eh, sila Miss Aiko. Sabay na pala din, hindi ka ang kay direct Gina lang po. Ako po sobrang thankful po kay direct Gina. Kasi siya po talaga yung director na nagpupo ako. Kasi siya po yung unang humawak po sa akin. Wala talaga akong experience kahit sa acting. Siya po yung nagturo sa akin kung paano na yung natural, gawing tama yung work mo. Kaya sobrang thankful po siya. Invite ko na sila. Iniimbitahan po namin kayo manood ng Prima Donas. 3:25 p.m. po yan. Pagkatapos po ng hanggang sa dulo ng buhay ko, Mondays to Fridays. And ayun, gusto ko lang po na sana mag-enjoy po sila sa show po namin. At may matutunan po sila. Kasi yun po yung pinaka-importante po talaga ng buhay po namin. Kaya, pansinin niyo po every scene, yung lines po namin talagang may aral po na binibigay. Hanggang sa dulo. Okay. Thank you.